Nagpalang araw mga kap, muli po yung lingkod, General Orion. Lady Orion. Lady, ano activity natin ngayon? Samahan niyo po kami makita ang progreso sa aming tataniman. Tara, samahan niyo kami. So ito na nga mga kap, yung nalinis, pero hindi ito ipapakita namin. So ito pa lang yung sa susunod na ipapaayos. Pupuntahan natin yung tataniman namin dun sa labas na kung saan inaararo na. Sa susunod na video mga kap, ipapakita ko naman sa inyo yung natapos namin na bako doon na kung saan sa kulungan ng kambing. Tara, sa tayo sa labas. So ganyan kaligalig yan si Ari mga kap kapag kasama namin. At least kahit papaano dito hindi sila stress kasi malawak yung natatakbuhan nila compare kung nakakulong lang. Ganun siya karot. Ganito daw mga kap ang madalas na activity namin ni Lady. So ikot sa bundok, ikot sa gubat. Nakaraang araw mga kabali, nilinis natin to para magkadaan uli. Balik may kita nyo ang bagong grass cutter yung sa gilid niya or sa baba niya. So dun sa nilinis natin dun sa loob mga kap, plano natin taniman yun ng palay. Pero yung palay na yun, susubukan namin for consumption lang. Kakainin lang namin kung gaano ang itatagal nung itatanim namin na palay at yung mga harvest namin. Kung ilan months namin siyang makukonsume yun. So yun ang goal dito. Maging independent siya sa lahat. Sa pagkain, sa kuryente, sa tubig, sa internet. Yan. Walang madali pero kailangan simulan. Kung di mo sisimulan, mananatili ka kung nasaan ka. Kung di ka gagalaw, mananatili ka. Na parang tubig, kung hindi yan aagos, magiging stagnant siya. So, ano mangyayari sa tubig kapag naging stagnant? Diba? So, isipin mo yung tubig, parang ikaw na anong mangyayari sa'yo pag naging stagnant ka or not natili ka doon. Kaya nga, diba, be water, my friend. So, ito na yung ginawa namin ng mga nakaraan, mga kap. Dinivert namin yung sapa kasi nga, anong nangyayari, umuuka doon. Okay. Bali, ang ginawa namin, mga kap, dinivert dito tapos tinambakan namin doon kasi nakaraan nasisira na doon. So kahit papaano, natuyo na. Okay, balik ulit tayo dito sa ating tataniman. Ayan mga kabali na araro. Dalawang araw lang daw to, tapos na to. Diyan natin. Araro nga mga kap. Lawak nito. Alam mo, ayun ang ikinasasaludo ko sa ating mga magsasaka mga kap. Imagine mo gaano kalawak to tapos tatapusin lang within 2 days. Mano-mano, kalabaw lang gamit. Ibig sabihin hindi hand tractor, walang machine. Pero nakakabilib. Doon may tao sa dulo. Check natin kung siya yung nag-aararo. Ayun o. Ay hindi, si Jomar ito ah. Tao ko pala yun, mga kap. May dalang grass cutter. Ayun pala lahat sila sa gilid. Doon o. Ayun.
So tatanungin natin mga kapwa, anong plano nilang itanim dito? So yan mga kap, bali ini-encourage ko yung mga bagong kabataan ngayon na kung saan tumatanda na ating mga farmers. So kailangan na ng mga panibagong generation ng mga farmers. So kung nagsisiksikan kayo dyan sa Maynila, malaki ang lupa sa probinsya na pwede natin tamnan. At matuto tayo ng panibagong karunungan. So yung nakaraang video natin din sa papaya mga kap. Ito yung sinabi ko sa inyong ibang kulay na lupa no nakaraan na kung saan natapik din natin kung bakit sila naglalagay ng bandera. Yun. At ito na ngayon. Kung bakit sila naglalagay ng bandera, aararuhin na nila. O tatrabawin. Or kasi sa inyan na nag-spray sila ng pamatay damo para hindi ilagay ng mga farmers o isuga yung mga kalabaw nila dito. Prevention better than cure. Yun. So ito pa yung hindi na araro. Ang araro na mula doon. Oh, 'di ba? Hanggang dito. And then punta natin yung gumagawa. So hanggang dito pa mga kap yung aararuhin niya at lilinisin hanggang doon sa may bandera na yon. So ginamitan ata nila ng grass cutter yung nagdala silang grass cutter, pero kita mo ginugulok nila, 'di ba? Amazing. Eh sana kung grass cutter mo yan, mas mabilis na. At tinatanggal ata nila yung nasa gilid. Maruel, kumusta? Yon, si Maruel ang siyang masipag na nag-aararo sa atin. So, Maruel, hanggang ilang araw pa yan? Okay. So, biruin mo gaano kalaki ang tinrabaho niya mga kap. Ilang araw mo yun na yun, Maruel? Isang araw po yung tapon. O mga kap, isang araw lang daw yun, yung lawak na yun. So, pangalawang araw, hanggang dito. Hanggang dito sa may bandera na, Maruel. Ayan. So, isa yan sa ating bayaning farmers. Ayan. Si Maruel. So, gagawin niya mga kap, i-grass cutter to. Kasi daw hindi pinapasok ng kalabaw. Yun, kaya ipapatanggal muna namin. So, ayan mga kap, bali, napakita ko sa inyo yung bagong tataniman. After nito, yung sa pinanggalingan natin doon sa loob, aararuhin pa uli nila. Muli po yung lingkod, General Orion. Lady Orion. Natos puso po nagpapasalamat sa inyo na walang sawang panonood sa aming mga video at live. Na sana po gabayan kayo ng Panginoon, sampunan niyo mga pamilya, na sana po mingi tayo ng gabay sa Kanya, sa isip, sa salita at gawa, upang magampanan natin tungkulin natin dito sa mundong ibabaw, na naayon sa Kanya mga kagusto at mga kahilingan. Muli po, maraming salamat. God bless.